GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga Kapuso, isang bagong low pressure area o LPA na naman ang binabantayan at yan ay nandyan sa may karagatan ng Pilipinas. Namataan niya ng pag-asa sa layong 1,240 kilometers sa may silangan ng Basco, Batanes at ito mga Kapuso, ha, nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility. At sa wind forecast ng Metra Weather, yung umiikot na hangin na yon, yan yung low pressure area. Pero mga Kapuso, ha, hindi po papalapit dito sa ating bansa yung nasabing sirkulasyon, kundi papunta ng Southern Islands at Japan. Kaya babantayan natin yan kung yan ay magiging bagyo sa mga susunod na araw. Pero mga Kapuso, hindi po yan papalapit. At ang magpapaulan dito sa ating bansa, lalo na dyan sa may Southern Luzon at Visayas, ay yung namamayaning hangin habagat o yung southwest monsoon. At sa rainfall forecast ng Metra Weather, umaga pa lamang mga Kapuso, may mga malalakas na pag-ulan ka na sa Southern Luzon, lalong-lalo dyan sa may Maropa, itong Mindoro, Palawan, Romblon, at dyan sa may Bicol Region. Sa Visayas, itong western section, Panay Island, Negros Island, ay may mga ulan ka na at ibang bahagi ng Central at Eastern Visayas. At sa hapon, mga Kapuso, halos buong Luzon at Visayas ay makakaranas ng mga pag-ulan at may mga malalakas na pag-ulan dito sa may Maropa at Visayas. Pero sa Mindanao, halos walang ulan sa malaking bahagi. May mga thunderstorm ka dyan sa may Zamboanga Peninsula, Davao Region at dyan sa may Caraga Region. At dito sa Metro Manila, umaga, mawawala yung mga pag-ulan, mabihina yung tsansa. Pero pagdating ng hapon, ay meron na naman tayong tsansa ng mga pag-ulan, lalong-lalo na dito sa may northern part. At kumisan mga Kapuso, ah, may malalakas na pag-ulan. Kaya yung pong mga nasa labas ng bahay at lalabas ng bahay, eh siguraduhin yung may dala kayong panangga sa ulan para mamayang hapon at sa gabi. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.